Hello again. Today, meron ulit tayong bubuksan na bagong handheld game emulator na nabili ko. So, hindi na actually natin ma-perform yung unboxing. This is more unlikely dun sa mga previous na ginagawa ko sa channel ko. So ito yung dating pangkili ko, meron na siyang hard case, pero we're going to use this as a comparison dito sa bago ko nabili. So ito pa rin siya. So by the way, may naidagdag ko ng mga madali mag insert ng mga games dito. May naidagdag na akong ilang games na bago rito. Ito yung mga kinalokohan ko na laro nung lumabas itong game na to sa PS1. So if you're going to do dali, going to the to the types, yes. So meron na akong PlayStation. Wala pa sa list. Tingnan natin sa file. Hindi ko pa naisisink. So may Final Fantasy 7 na ako. And then Final Fantasy 8. So ito yung nilalaro ko ngayon madalas. Walang problema rito kung lalaroin itong Final Fantasy rito. Swabbing swabby. May nakasave na ako dito, load natin. Naglalaro ako ng baraha. Ito yun. NC-Squad. So kung napupunan nyo na parang medyo stretch yung screen, pwede nyo balikan yan. Pwede nyo setting yung screen size. Ay, naka full screen ako. Kung naka scale siya, babalik yan sa dati niya, ano, yung original niya, yan yung default screen ratio niya. So since mayroong black screen dito na may iiwan, pero hindi siya stretch na images, okay siya, unlike dun sa kanina. So medyo banat yung mga images. So akin naman, kahit alin dito, kung pwede sa akin, okay lang. Kaya lang, nakasiwa ako dito sa black screen. So yan, back to doon tayo na sa bago kong emulator. So, sa bago natin ito. Nandito yung status. So yung bago kong emulator is ito. It's the new, actually not new, this is new, but this is I think last 2021 pa or 2020 or 2021, the Paukidi RGB 10 Max 2. So in order ko to sa Shopee pa din. I will give the link later kung sino gustong mag-order. Pero yun lang yung site na yung seller na medyo marami yung namili. This time marami na siyang namili. So I check the most of the sellers na nagbebenta nito.
And yung mga karamihan doon na mura is talagang medyo risky na ba na mamili, kasi ang chat response niya is nasa 57 and then zero pa yung as in wala. Sa nakatamas yung mga pangalan, talagang tinaip lang ng mga letters sa ano-ano. So ito yung RGB 10 Max 2. So ito yung bago ko na nabili. Pinagpilihan ko sila between the Max only and then the Max 2. So pinili ko tong Max 2 kasi konti na lang yung difference yan. Bakit ba pa yung medyo mas mataas? Hindi naman actually mas mataas, kasi mas pareho lang sila ng operating system nito gaya ng Max, pero for the casing or the frame, it's more better. And when you see the screen, if you're going to watch some reviews also, they will compare, they can compare the RGB 10 Max and then this second one. This is more clearer. Ang ganda ng screen nito. Ang vivid ng mga color. The picture, although this is also an IPS, but I can say it's very stunning para sa mga to think that this is also a Paukidi, as you can see. So pinili ko pa rin ang Paukidi sa Unbernic dahil ang parang kamats nito sa Unbernic, hindi ko sure ko alin, pero ang gusto ko sa dito, laki ng screen. So nung pag in-unbox mo to, wala na bang isang kasamang iba kundi yung Type-C cable niya and then din yung toilet paper na manual niya na sinasabi nga nila. So if we're going to open it, by the way, before opening it, let's check muna natin yung mga buttons and keys niya and then the pads. As you can see, this is a little bit similar. Kung ikakat mo tong guide na to, the 10 Max is more like a switch, but this one meron na siyang angle dito, meron na siyang curve dito. Ang ganda na ng part niya ng handling. So you can say naka protrude na yung mga curves niya for better handling. And then for the pads and keys, yung pads niya hindi siya nag-i-stick, very responsive once you press it. Sandali lang, bumabalik agad siya. And then for the directional pad, either analog keys, it's like you're using the same as the Betas. Also, maganda ang feel niya. Halos kapareho din ito, pero ang problema lang nito, as you can see, angat siya doon, no? Kita mo. Di katulad nito na medyo flush. Angat. Medyo flush. Baba, nakababa siya. For the buttons, it's similar. Naka-embossed din or naka-engraved yung A, B, and X, Y niya. And for the spacing, I think it's similar also. As you can see, parang ang gusto ko lang dito sa ano is yung naka curve siya. Unlike dito na medyo naka-straight. Hindi kagaya nito. Mas gusto ko kasi yung parang na medyo naka-curve na ganito. Para swabing-swabing ang salat mo. Although yung plastic film nito is more grippy than this one. Kasi ito, once na nag-wear out na to, ng ilang presses, kikinis to eh. Kumikinis to by the time.
So ito sa nga ito mas okay to dito. And no doubt about the L1 and R1 and R2 R1 buttons, it's far cry, malayo malayo. So although gusto ko yung pagka framing nitong parang aluminum ng X39, I wish na ginawa din nila dito rito. Kasi ito halos parang plastic, diretsong plastic lang talaga all the way. Unlike this na nagkakaroon siya ng separation color between the black. So mas gusto ko tong style na ganito rather than this. It's all black. By the way, I ordered white. Anong nangyari, after 5 days of waiting, nag-respond si seller na if you like black because no white available, sabi niya. And it's already 5 days and I'm taking too much time waiting for it. Ito yung pinakamatagal kong package na dumating sa lahat ng mga na-order ko online. Ito kasi 8 days lang ito. Ang bilis nito. Ito, inabot ng 15 and almost missing. Nag-chat pa ako sa si Shopee support dito dahil talagang parang nandun na sa sorting area nila, nakakalimutan pa yata puti. May sa entrego to eh. So kudos sa mga entrego, masyadong makukupad. And then sa mga yan, sa mga ibang keys niya, the select and start buttons, ito yung plus and minus to eh. So some minus din to, ginagamit din sometimes. And then talaga yung R1, R2, itong mga buttons dito, ito yung nagbibigay ng mas magandang look para dito. Ang ganda ng balik niya. Pagka pinindot mo siya, parang walang lag doon sa pagsasabitan niya, click ka agad. Unlike doon sa parang, alam mo yung feel na parang bago mo ipinanires, parang didikit pa lang siya doon sa pinaka sa mga mechanism niya, then bago pa lang lulubog. Ito hindi, all the way na to. Pag once you press it, you can feel the button is already functioning. And then the tip, this is by the way 64 GB. The one that I bought is only 64, and this cost around if you're going to check their site, I mean their page, sorry, nasa 6,000 something to 6,200 I think, but I got it only for 5,700 actually, 5,700. Pero nauso ngayon sa ayun ko, kung ngayon ko lang napuna kasi hindi ako madalas umorder ng electronics sa Shopee. So meron siyang insurance. Meron siyang insurance na binigay sa akin na 300. So to make sure para medyo secured naman tong ina-order ko, para once na dumating is okay naman at hindi naman siya ano. So nilalagyan ko siya ng 300 na insurance. I don't know if it's good. Comment nyo na lang kung tama ba yung ginagawa ko or better na wala na talaga. Kasi 5,700, then mabato ko ng 5,900. So I don't know. Kung alam nyo yung tungkol dun sa igloo, pakicomment na lang. So yan yung TF. This is 64. And then the separation of plus and minus buttons for the volume. The Wi-Fi connection. Switches, a switch only, and then the power and on and off power button. Sa ilalim wala. Although may dalawang parang speaker outlet dito, grill. Pero isa lang ang tunog nito. Isang speaker lang, nandito lang. So, itong part na to hindi ko gusto. Kasi lalo na sa tunog. Ang layo ng tunog nito, dito. Ang ganda ng tunog nito, lakas pagka hinahawakan mo, pagka nag only by speaker alone if you're going to play. But this one mahina siya eh. Hindi ko siya gusto. Pero
once na ginamit niyo itong mga IEMs na ganito, katulad ng mga ito, yung mga kinokoleksyon ko, ang ganda ng tunog niya, sobra. Lalo na pag naglalaro ako ng Final Fantasy dito, sobrang ang ganda ng tunog niya, clear na clear. Doon sa mga gun effects, sword effect, and even for the sound and the scores, ang ganda ng tunog niya. Lalo na kung may mga ganitong IEM kayo, mas maririnig niya yung detail ng sounds niya.